Akari, MALA-EGONU pala ang import. Kayang manggulat sa pool B, pero may kulang. This is PVL Team Preview. Pero again, kaya sa subscribe notification bell para update kayo dito sa ating channel. Nalalapit na nga ang pagsisimula ng 2024 PVL Reinforced Conference. At syempre, tradisyon na ng ating channel ang pagbibigay ng preview sa bawat teams na maglalaro sa liga. Ngayon, sisimulan natin ito para sa isa sa mga dark horse ng liga at sa pool B na Akari Power Chargers. Ilang conference nang medyo hindi pa rin makaalagwa ang Akari Chargers sa PVL yan. Yan ay sa kabila ng ilan na nilang roster changes at pagpapalakas ng lineup. May mga promising players na ang koponan at alam nating talagang gumagasto sila upang mapalakas ang kanilang koponan. Ngunit ang tanong lamang, bakit hanggang sa ngayon ay medyo nahihirapan pa rin ang Chargers? This time, pasok sila sa pool B kung saan kagrupo nila ang dalawa sa powerhouse and stable teams sa liga na Choco Mucho Flying Titans at Cignal HD Spikers. Mahirap pero tingin ko kayang pumalag ng Chargers sa kanilang pool, lalo pa ngayon na they are being led by Japanese mentor Taka Minowa. Kung tao sa tao, papalag ang Akari. Depende na lang yan sa performance ng kanilang imports dahil personally, out of the imports ng tatlong team sa ito, I still bet on MJ Perez being the top import sa kanilang pool. Speaking of imports, huwag rin nating ismulin ang kakayanan ng bagong import ng Chargers na si American Uluwama Okaro. Hindi man siya kasing sikat ng ibang imports pero kung titignan ang kanyang highlight, mala MALA-EGONU ang galawan ng import na ito. Hindi siya kasing tangkad at kasing haba ni Paula pero the way na maglaro siya ay MALA-EGONU ang dating. Opposite side rin ang posisyon nito ni Okaro kaya mabigat rin talaga ang kanyang tatrabahuin para sa team. Pero syempre hindi sapat na si Okaro lamang ang gagawa sa koponan. Kailangan rin ng local support nito. Kaya isa pang tanong, may kulang ba sa Chargers na dapat nilang mapunan kung gusto pa nilang umangat? Mataas ang expectations sa imports ng Akari lalo pa last season. Sila ang may pinakamahusay na import in legendary Priscilla Rivera. Well, this conference tingin ko dalawang pwesto ang kulang sa Akari. Iyon ang setter at libero. Hindi naman sa hindi magaling sina Mitch Cobb at Camille Cal, pero mabigat na loss rin sa kanila ang pagkakatrade ni Kijaja Maragino sa next lead. Kung stability kasi ang pag-uusapan, medyo questionable pa ito sa dalawang available setters ng Chargers. Pero syempre, magdedepende rin ito sa sistema ni Coach Taka dahil sa past coaches nila, medyo mabigat ang palitan ng setters sa team. At syempre, hindi makakaset ng maayos ang setter kung walang maayos na receive mula sa libero at mga defenders nito. Isa sa medyo mababa ang percentage sa depensa ang Chargers na dapat rin nilang ma-recognize dahil saya ang mga tulad ni Sed Domingo sa gitna kung hindi siya hustong magagamit. They have Danny Ravenna and Max Huangco na para sa atin kailangan pang mas patunayan ng sarili upang talagang maging isang stable na mga floor defenders. Nakakagulat nga na sa draft ay hindi libero ang kinuha ng Akari tulad ni Karen Verdeflor o Alia Torres given na medyo hirap ang team sa depensa. Overall, yan lang naman ang mga kakulangan ng aking nakikita pero syempre muli magdedepende pa rin ang reinforced conference sa husay ng import at local support na maibibigay ng local players sabayay na rin ng maayos na coaching. Kayo mga Vheadz, saan nyo nakikita ang Akari this conference? Comment down below. So, thank you guys for supporting this channel. Please subscribe to the notification bell to update on my coming videos.